Bella Padilla nag-react sa reaksyon ni Kat Arambulo sa baha. Nitong July 25, 2024, nag-viral ang isang TikTok video na ipinost ni Kat Arambulo, isang socialite, social media influencer at entrepreneur. Sa video, makikita si Kat na nasa loob ng sasakyan kasama ang mga bata habang ang kanilang kalsada ay binabaha sa gitnang bahagi ng Maynila. Ang pagbaha ay dulot ng epekto ng bagyong Karina at habagat. Sa video, maririnig si Kat na nagsabi, "So it's first time for the kids to experience baha in Manila." Nag-usap siya at ang mga bata tungkol sa baha na tila hindi nag-aalala sa sitwasyon. Isa sa kanyang mga komento ay, "Safe kaya mag-floaty dyan, Yaya?" Dagdag pa niya, "I guess so. It's just water, no? Should we try? We should wakeboard." Ipinakita rin niya kung paano naapektuhan ang kanilang bahay ng baha. Ang mga pahayag na ito ni Kat ay agad na umani ng reaksyon mula sa publiko. Isa sa mga tumugon ay ang aktres na si Bella Padilla. Sa kanyang post, ipinahayag ni Bella ang kanyang pagkabahala at pagkadismaya sa mga komento ni Kat. Ayon kay Bella, "You see people risking their lives for their loved ones and your question is if you and your kids can use a floaty here? Come on." Idinagdag pa niya na maaaring ito sana ay isang magandang pagkakataon para magbigay ng leksyon sa kanyang mga anak. Ngunit sa halip ay nagbigay ng isang maling mensahe. Hindi nagtagal, tinanggal ni Kat ang video mula sa kanyang TikTok account. Ngunit na-repost ito ng ibang mga gumagamit ng social media. Ang insidente ay agad na umani ng malawak na reaksyon mula sa netizens na nagpakita ng kanilang hindi pagkatanggap sa pinakitang insensitive na pag-uugali ni Kat. Maraming mga tao ang tumukoy sa mga komento ni Kat bilang out of touch na nagpapakita ng kakulangan ng empatiya sa mga taong apektado ng baha. May mga netizen din na ikinumpara ang insidente sa isang eksena mula sa pelikulang Parasite kung saan ang mayaman ay nagpapahayag ng pasasalamat sa ulan na nagdulot naman ng pagbaha sa bahay ng kanilang driver. Hindi bago sa publiko ang ganitong uri ng insensitivity mula kay Kat. Noong 2020, isang kontrobersya ang pumukaw sa atensyon ng publiko na magpahayag na kanyang saloobin si Kat hinggil sa mga commuters sa gitna ng banta ng pandemya. Ang kanyang pahayag na inilabas sa pamamagitan ng isang video na naipost online ay nagdulot ng matinding reaksyon mula sa netizens at lumabas na isang halimbawa ng kawalang kababaang loob at kawalan ng malasakit sa mga taong nahaharap sa matinding pagsubok. Sa video, makikita si Kat na nakaupo sa loob ng kanyang marangyang tahanan kung saan ang kanyang telebisyon ay nagpapakita ng mga larawan ng mga manggagawa na inaresto sa mga checkpoint. Ang kanyang telepono ay nakatuon sa malapad na telebisyon na tila hindi napapansin ang hirap na dinaranas ng mga taong ipinapakita sa screen. Sa kanyang mga pahayag, binanatan niya ang mga commuter na stranded at inaresto na tila pinaparatangan niyang nagdudulot ng abala sa sitwasyon ng pandemya. Sinasabi ni Kat na mga taong ito ay mga pasaway na mas pinipili pang magtrabaho kaysa mamatay sa gutom. Nagbigay siya ng mga komentaryo na ipinapakita ang kanyang pagdududa sa motibasyon ng mga daily wage earners at iba pa mga manggagawa na walang makain na tinawag niyang hindi responsable sa kanilang mga desisyon. Ang mga salitang ito ay tila naglalaman ng isang mapanghusga at walang malasakit na tono na nagpapakita ng isang distansya mula sa karaniwang karanasan ng mga ordinaryong tao na hindi kayang magpahinga sa kanilang mga tahanan dahil sa kakulangan ng kita. Ang mga komento ni Kat ay agad na kinundi na online. Maraming netizens ang nagalit sa kanyang pahayag na tinawag na hindi sensitibo at walang puso sa mga taong mahirap at hindi kasing privilege niya. Ang kanilang reaksyon ay nagbigay diin sa kontradiksyon sa pagitan ng buhay ni Kat at ng realidad ng mga hindi makatawid sa pang-araw-araw na nagresulta sa isang matinding backlash mula sa publiko. Nang makita ang laki ng atensyon na tinamo ng kanyang video, agad na naglabas si Kat ang isa pang video na naglalaman ng kanyang paghingi ng tawad. Inamin niya na ang kanyang komento ay hindi angkop at nagbigay siya ng paliwanag na ang kanyang galit ay nakatuon sa mga taong tunay na pasaway, hindi sa lahat ng commuter. Sinubukan niyang linawin na ang kanyang mga pahayag ay hindi para sa lahat ng mga manggagawa, kundi para sa mga lumalabag sa mga regulasyon at patakaran ng lockdown. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito.
Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!